ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Maghapon ang pag-ulan na naranasan dito sa Metro Manila at mga karating lugar dahil sa low pressure area at shear line. Apektado po ang daloy ng trapiko. Ang nakikita niyo po na video ngayon ay ang sitwasyon sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nasa kanang bahagi ng inyong screen ay patungo po ng Fairview. Medyo mabigat ang traffic habang ang nasa kaliwa naman ay yung papunta sa Quezon Memorial Circuit. At heto naman po ang lagay ng kalsada sa EDSA Cubao. Nasa kanan ang papunta sa Makati. Medyo maluwag po. Habang ang nasa kaliwa naman ay patungo sa Kamuning at North EDSA. Samantala, tumaas po naman sa 12.4 meters ang water level sa Marikina River kaninang alas 6 ng hapon mula sa 11.6 meters noong alauna ng hapon. Bagamat nananatili sa normal ang level ng tubig, inaabisuhan ng Marikina Command Center ang mga residente sa paligid ng ilog na maging mapagmatiyag sa posibilidad ng pagbaha. At binaha po ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa walang tigil na pag-ulan na nararanasan doon. Sa bayan po ng San Francisco sa Southern Leyte, umabot ng hanggang hita ang baha sa barangay Dakit kaninang umaga. Kung kaya agad na sumaklolo ang mga otoridad para mailikas ang mga binahang residente. Doon po naman sa Tagum City, binaha din ang ilang lugar budsod ng malakas na ulan nitong weekend. Bagamat humupa rin ang baha, mga putik at nasirang gamit naman ang sumalubong sa mga residente. Patuloy po ang assessment ng City Disaster Risk Reduction and Management Office kaugnay sa pinsala ng baha. Sa Davao de Oro, nakaranas po naman ng landslide at baha ang ilang lugar doon dahil pa rin sa mga pag-ulan. May ilang pamilya ang inilika sa barangay Tuboran, Mawab dahil sa baha. Ilang kalsada rin ang natabunan ng gumuhong lupa. Sinuspindi na ng lokal na pamahalaan ng face-to-face classes sa mga paaralan sa buong bayan ng Mawab. Sa General Santos City, nasira po ang isang bahagi ng kalsada dahil din sa baha. Ayon sa post ng barangay Conel, umapaw ang tubig mula sa sapa sa Purok Guadalupe na siyang dahilan ng pagkasira ng ilang infrastruktura. At kaugnay po nito, alamin natin ang update sa lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bakit tuloy-tuloy yung buhos ng ulan samantalang summer? May bagyo ba? Henry, walang bagyo at ang mga pag-ulan ngayon ay dulot ng shear line at ng low pressure area. Ang LPA ay hindi pa nakakatawid ng kalupaan at huling namataan 260 kilometers hilagang silangan ng Davao City. Sa ngayon ay hindi rin inaasahang magiging bagyo ang LPA. Sa wind map ng The Weather Company, may kabagalan ang magiging pagkilos ng LPA sa susunod na dalawang araw. At makikita natin ang malawak na sirkulasyon ng hangin ng LPA, kaya malaking bahagi ng bansa ang apektado ng mga kaulapan at pag-ulang dala nito. Kapamilya, patuloy na maghanda sa banta ng mga pagbaha at landslides. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, may malalakas pong ulan sa bahagi ng Davao Region sa umaga. Buong araw namang uulanin ang Caraga at ilang bahagi ng Northern Mindanao, samantalang maulap din at may mga ulan na aasahan sa ibang bahagi pa ng Mindanao. Sa Visayas, maulap maghapon. Bagamat mababawasan na ang mga pag-ulan, meron pa rin aasahan lalo po sa bahagi ng Southern Leyte, Bohol, Cebu at Negros. Sa Luzon, sa umaga hanggang tanghali, may ulan po sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera at Central Luzon. Magpapatuloy po yan sa hapon hanggang gabi. Sa hapon, meron na rin mga pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region, Calabarzon at Mindoro at tuloy-tuloy rin yan hanggang pagsapit ng gabi. Dito naman sa Metro Manila, may aasahan pa pong mga mahihinang pag-ulan bukas pero mas mahahaba na ang patlang sa pagitan ng pagbuhos lalo sa bandang hapon dito po sa may katimugang bahagi sa Paranaque, Taguig, Las Piñas at Muntinlupa. Kaya't huwag pa rin kalimutang magbaon ng payong. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
Dismayado po ang mga delivery rider, pati tricycle at taxi drivers sa pagkakaantalan ng ayuda ng gobyerno sa harap ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Aminado naman ang gobyerno na dahil idadaan sa online wallet ang fuel subsidy, pwedeng magamit ito sa ibang bagay. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Kayod pa rin kahit umuulan ang delivery rider na si Ace. Anya, bawal magpahinga para lumaki-laki ang kita pansalo sa tumataas na presyo ng gasolina. Dismayado si Ace na hanggang ngayon, wala pa rin ang ipinangakong ayuda ng gobyerno. Sa katagalan, hindi na namin nasaan kasi parang wala, parang budol na nangyari. Yung kita nga namin ngayon, puro papanggas na lang. Siguro mag-uwi kami, mga 200, 300. 4,500 pesos na lang imbis na 6,500 ang fuel subsidy ng mga delivery riders dahil umabot na mahigit 27,000 riders ang isinaling benepisyaryo. Kung magkano ibigay sa amin, mas okay na rin eh. Basta mabigyan kami. Naantala rin ang ayuda ng mga taxi drivers dahil sa disbursement ban ng COMELEC. Kaya nadismaya rin ang mga driver na todo tipid na kahit sa pagkain para lang may pang boundary at pang gasolina. Nainip na rin kami kasi medyo may katagalan na rin po yan na inaantabayanan namin. Tapos malaman-laman namin bandang huli, matitigil. Tapos yung iba nakakuha, paano naman yung hindi nakakuha? Hindi naman parehas, di ba? Kung sa tipid lang, sir, sobrang-sobrang tipid na. Ito na, tutong na nga lang, sir. Mukhang mahuhuli sa bigayan ang mga tricycle driver dahil hanggang ngayon hindi pa rin nakakapagsumiti ang DILG ng listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa buong bansa na makakatanggap ng 6,500 pesos na ayuda. Kaya todo apila ang mga tricycle drivers na bilisan naman ang pamimigay ng tulong. Sana marilis na po yung para sa amin para magamit po namin sa ang biyahe-biyahe. Kailangan na kailangan kasi mahirap talaga. Ngayon, katulad ngayon, alternate ang biyahe namin. Bukas wala kaming biyahe. Wala pang kalahati ng 2.5 billion pesos na budget sa ayuda ang naipamigay dahil jeepney at bus drivers pa lang ang nakakuha ng fuel cards. Kaya umaasa ang LTFRB na madidesisyon na sa Webes ang hirit nilang ma-exempt sa disbursement ban dahil sa halalan. Limbawa sa Thursday, may desisyon. Ano po? Kailan magre-resume yung pamimigay ng fuel cards, ng ayuda? By Friday po kaagad magre-resume na po tayo kasi ready naman po yung mga payrolls natin. Tapos na ready na po natin yung card production. Dahil ipapasok sa GCash o PayMaya ang ayuda ng delivery riders at tricycle drivers, aminado ang LTFRB na pwede itong gamitin sa ibang bagay imbis na pang diesel o gasolina lang. So paano nga kung gagamitin na nila sa isabong? Or sa add to cart? Nag-add to cart eh. Dinadaing nila ng, yung hirap ng panggagasolina. So sana po, doon sa intended po. But we really cannot control them. Ang atin lang po ay pakikiusap. Use it as intended po sana. Dahil may prangkisa galing sa kanila, nagbabala ang LTFRB na pwede nilang parusahan ang mga drivers ng jeepney, bus, TNVS at taxi na mag-withdraw ng pera gamit ang mga fuel cards. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Agad nag-refile ng 470 peso wage hike petition ang Trade Union Congress of the Philippines matapos ibasura ng NCR Wage Board ang unang petisyon. Paalala po ng grupo, below poverty level pa rin ang sahod ng mga manggagawa kahit nag-rollback sa presyo ng langis. Nagpapatrol, Zen Hernandez. 50 pesos na data ang pinadala ni Ellen para sa isa sa apat na anak sa Bohol bilang byuda. Hindi madali sa kanyang pagkasyahin ang minimum wage bilang cook, kaya hindi rin makapagkolehiyo ang kanyang bunso. Sobrang sakit kasi yun nga yung pangarap ko na makapagtapos, tapos hirap talaga, sobrang hirap. Hindi mo mapag-aral. Yan ang pag-usapan sa anak ko, na luluha ako dyan. Pero para sa akin talaga, dapat talaga tataasan ang sahod. Kasi hindi talaga sapat. Hindi dininig ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang petisyon para sa 470 peso wage hike ng grupong TUCP na naglalayong gawing 1,007 pesos kada araw ang minimum wage ng NCR. Across the board kasi,
o para sa lahat ng manggagawa ang hiling ng petisyon na ayon sa Employers Confederation of the Philippines ay hindi sakop ng kapangyarihan ng wage board. Ang wage board naman sumang-ayon. Lilinawin ko lang po ng authority is the minimum wage lang po, yung pinaka-floor wage na pinakamababa, no, yung mga minimum wage earners na hindi pwede below that, no. So itong across the board, lahat ng wages po ang sinasabi dito, and that is beyond the jurisdiction of the wage board. Walang puso at nakagagalit ang desisyon para sa TUCP. Hindi na raw bago ang mga across-the-board na petisyon na bagamat hindi napapagbigyan, ay nadedesisyonan naman dati ng mga wage board. Ang malinaw ngayon, mataas ang presyo ng bilihin at below poverty level ang minimum wage. 20 pesos lang ang budget ng minimum wage earner of family of 5. 20 pesos doon galing sa take-home pay from that minimum wage. Ano ang makakain sa 20 pesos? Niloko ho tayo, nilaro ho tayo, sabi nila, inaaral nila at mamadaliin. Yun pala, ibabasura. So, napapanahon na ang abolition ng wage boards natin. Inihain ulit ng TUCP ang kanilang 470 peso wage hike petition at tinanggal na ang terminong across the board para bigyan ulit ng pagkakataon ang proseso. Pero naniniwala ang grupo hindi nagagawa ng wage boards ang mandatong gawing nakabubuhay ang sahod sa bansa at isinusulong pa rin ang pag-amyenda o pagbuwag sa sistema. Very consistent sila. Hindi nakapatong sa kahirapan, but nahulog na. Ang nalunod na sa kahirapan, 537 is the number na lunod na talaga. Drowning in poverty, di ba? May tatlo pang wage hike petition sa NCR, pero pag-iisahin na lang ito at tatalakayin sa isang public consultation ngayong April 8. Ang TUCP naman, tuloy pa rin sa paghahain ng mga wage hike petition sa iba pang rehiyon ng bansa. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Nakatakdang ideklara ang state of calamity sa bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro matapos sumadsad ang presyo ng sibuyas. Masama ang loob ng mga magsasaka dahil sa pag-aangkat ng mga sibuyas na matinding nakakaapekto sa kanila. Nagpapatrol, Dennis Datu. Sinusunog na lamang ang mga sibuyas na itinapon matapos mabulok sa Mamburao, Occidental Mindoro. Sa dami ng supply ng sibuyas, bumagsak na nga ang presyo pero wala pa ring buyer. Wala naman po nadating na magandang presyo kaya po nabubulok na. Araw-araw po yung nagtatapang dito. Sa bayan ng San Jose na nasa higit 3,000 hektarya ang taniman ng sibuyas, nanlulumo ang mga magsasaka. Na peste na nga sila lang harabas, bumagsak pa ang presyo ng kanilang inaning sibuyas. 72 million pesos na ang halaga ng pinsala ng harabas. Kaya si LV na may kalahating hektaryang taniman ng sibuyas, problemado dahil 1,000 piso ang ginastos niya para sa abono at mga gamot sa pagtatanim. Wala po kaming kinita, kulang pa sa pambayad sa utang. Magkakaroon pa ho kami ng utang sa sunod na taon. Kasi nga ganun pa nangyari. Masama ang loob ng mga magsasaka sa gobyerno dahil sa umuri pag-i-import ng mga sibuyas na matinding nakaapekto sa kanila. Sana nun yung binili lang import, sana sa amin na lang binili. Katulad ito, napakarami talang sibuyas dito. Kailangan napakarami rin ho nasira. Agricultural country tayo, bakit nag-import? Bakit hindi nila tulungan ng magsasaka para kumita naman? Yan ang kinakain ng mga Pilipino. May mga magsasakan dumadayo na ng Iloilo, Dumaguete at Cagayan de Oro para doon ibenta ang mga sibuyas pero umuwi ring malungkot. Kasi nga lugi rin. Kasi pagdating doon dahil hindi lang sila yung nagbabagsak ng presyo, maraming mga farmers natin na nagdadala. So sila mismo ay nagpapababaanan po ng presyo doon. Sinisisi ni Mayor Romulo Fistin ang importation ng sibuyas sa pagbagsak ng presyo ng lokal na sibuyas. Bumagsak na sa 6 pesos ang kada kilo ng sibuyas sa bayan ng San Jose. Sino yung pumirma sa importation? Mahiya naman siya sa balat niya. Grabe siya.
Talagang ano yan, eh, alam mo, dapat economic sabotage kaso dun sa director na nagpirma niyan eh, kung sino nagparating. Eh, pero di ano, biro mo sinabotahin niya itong mga ano. Kawawa naman ang mga tao. Lalo na yung magsasaka namin. Pero nauna nang ipinaliwanag ni Assistant Secretary Noel Reyes ng Department of Agriculture, hindi sila nagbibigay ng import permit at ang mga nakikitang imported na gulay sa mga palengke ay maaaring smuggled. 17 barangay ang apektado ng pagbagsak ng presyo ng sibuyas at pananalasa ng pesteng harabas, kaya nakatakdang ideklara ang state of calamity sa bayan ng San Jose. Dennis Datu, ABS-CBN News, San Jose, Occidental, Mindoro. Sugatan ng isang abogado ng Bureau of Customs ng tambangan ng riding in tandem sa Macapagal Boulevard sa Pasay City kagabi. Kinilala ang biktima na si Attorney Joseph Samuel Zapata, 30 taong gulang at nakatalaga sa Internal Investigation and Prosecution Division ng Customs sa inisyal na ulat ng Pasay City Police. Sakay ng SUV at pauwi na si Zapata mula sa kanyang opisina nang pagbabarilin ng riding in tandem ang kaliwang bahagi ng kanyang sasakyan. Nakaligtas ang biktima na nagtamo ng sugat sa likod ng kanyang ulo. Nabangga naman ng SUV na minamaneho ng biktima ang isang kotse, pero hindi naman nasaktan ang sakay nito. Patuloy pa ang imbestigasyon sa motibo ng pamamaril habang pinag-aaralan na rin ang mga kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng insidente. Binabantayan ngayon ng mga health expert ang 3 recombinant ng coronavirus o kombinasyon ng magkakaibang variant nito. Samantala, nananatili namang mababa ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Binabantayan ngayon ng health authorities ang 3 recombinant ng coronavirus, ang XD, XE at XF. Ang recombinant ay kombinasyon ng dalawang magkaibang variant ng virus, bagay na una nang sinabi na karaniwang nangyayari. Ang XD at XF, sinasabing kombinasyon ng Delta at Omicron variant. Ang XD na unang nakita sa France, inilista na ng World Health Organization bilang variant under monitoring. Ang XE naman, kombinasyon ng BA.1 at BA.2 sublineage ng Omicron variant na nananatiling variant of concern. Yung XE kasi, mukhang may about a 10% growth advantage na nakita nila, and may na-report na na isang case sa Thailand. Pero si Dr. Maricar Limpin ng Philippine College of Physicians, aminadong nangangamba sa posibleng maging epekto ng XE na sinabayan pa ng kaliwatkan ng kampanya at mababang bilang ng mga nagpapabooster. Eh, ang Omicron, 8 times faster ang pagkalat ng sakit. Ang nare-report, 10 times faster. Naman. Yes, oo. So ibig sabihin talagang masyadong nakakahawa ito, mabilis makahawa. And yung nangyayari ngayon sa atin, no, na masyadong dikit-dikit, lalong-lalo na yung mga kampanya. Wala pa namang XE na nadedetect sa Pilipinas. Pero gaya ng lahat ng mga naunang variant, hindi malabong pumasok ito lalo't bukas na rin ang borders ng bansa sa lahat ng foreign travelers. Sa kabila nito, sabi ng DOH na nakalatag pa rin ang mga hakbang para masigurong hindi basta-basta kakalat ang nasabing recombinant. Hindi po natin tinanggal lahat ng ating mga safety nets. Meron pa rin po tayo na pre-departure test nila. Meron pa rin po tayong screening pagdating nila dito sa ating bansa, kung saan merong health declaration forms. Meron pa rin tayong community monitoring pagdating nila sa komunidad. Ayon din kay Dr. Salvanya, hindi nila nakikitang mas malalang sakit ang idinudulot ng XE. Maaaring hindi rin mas malala sa BA.1 at BA.2. Ang importanteng gawin ng mga Pilipino ngayon, magpaturok ng booster kung pwede na. Meron tayong problems with breakthrough infections. Yung efficacy for preventing infection is only about 30-40%, but the protection against severe disease is still pretty high, mga 80+%. Kung mag-booster po tayo, better than that. So very important to get your booster if you qualify. Ang magandang balita na nanatiling mababa ang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa.
ang positivity rate nga ng Pilipinas nasa 1.8% lang, higit na mas mababa sa benchmark ng WHO na 5%. Paglilinaw ng WHO, ang XE ay hindi bagong variant. Omicron pa rin ito. Ituturing lang itong iba kung may makitang pagkakaiba sa uri ng pagkalat, katangian ang idinudulot ng sakit, at kung mas malala ito. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Gretchen, ano ang latest sa showbiz? Ati B Star studied ang bagong bersyon ng kantang Pag-isipan Mo ang Boto Mo, tampok ang ABS-CBN Music All-Stars. Samantala, bibida na ang PBB celebrity housemate na si Angie Salvacion sa kanyang solo concert. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Patuloy ang pag-angat ng karera ni PBB housemate Angie Salvacion matapos i-anunsyong kasado na ang kanyang first solo concert. I am so excited kasi ito po yung naging parang dream ko para sa sarili ko since I was little, and I'm just so excited na I'm able to share din this dream sa lahat, at finally, I'm going to do a concert solo, and I'm just so excited. Hindi rin dyan natatapos ang good news ni Angie. It's okay not to be okay. Bida rin siya sa music video ni Angela Ken na It's Okay Not to Be Okay. Kasama ang kapwa PBB housemate na si Ian Rancis. I am just in awe and so amazed how the music video turned up. It just gave you positive vibes, good vibes sa lahat ng mga nanonood. And I am just so thankful and grateful din po talaga sa mga tao po talaga na gumawa, na who was behind everything. Sa dalampasigan ang lahat na simula. Tuloy-tuloy ang blessings para kay Angie nang ilunsad ang kanyang kantang Dalampasigan. Pumalo na sa mahigit 300,000 views ang kanyang official lyric video sa YouTube. Hinihintay din ang kanyang pagpasok sa bahay ni Kuya para tapusin ang misyon sa Pinoy Big Brother Community Season 10. Samantala, inulunsad ang bagong bersyon ng election-related music video na Pag-isipan Mo ang Boto Mo. Ng OPM artist si Jonah ang music video, kasama ang ilang pang bituin gaya ni Alexa Ilacat, KD Estrada, Angela Ken, Janine Berdin, at ilang pang kapamilya artist. Ang kantang Pag-isipan Mo ang Boto Mo ay isinulat at unang kinanta ni Jamie Rivera noong 2016. Nagmamahal ng wakas sa bayang Pilipina. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News. Hindi man kasing kilala kumpara sa kanyang mga katunggali at wala mang suporta ng malalaking partido o makinarya, handang sumabak sa presidential race ang doktor at abogado na si Jose Montemayor Jr. Ang kanyang plano at plataforma sa kampanya serye ni Mike Navalio. Sa website ni Dr. at Attorney Jose Montemayor Jr., nakasaad na bukod sa medisina at abogas siya, nag-aral din siya ng business at public administration, pati economics sa mga kilalang universidad. Bagay na naghandaan niya sa kanya sa pagtakbo bilang Pangulo. These are abnormal times. We have health crisis affecting our economy, affecting our whole life as a nation. So I have an ample preparation for the presidency, because all of the problems now are related to all my courses: healthcare, COVID, crime and corruption, law,
and also it affected a lot our economy. I'm seeing Dr. Montemayor raise his hand. Go ahead. Para sa mas nakararaming Pilipino, unang beses na kilala ang tubong Pampanga na kandidato sa mga debate ng mga tumatakbo sa pagkapangulo. Iba't iba ang reaksyon ng mga nanood sa paraan ng pakikipagsagutan ng abogado. Ang IATF, ang mga nangunguna dyan, mga abogado. And the issue is health. Combative ako, lawyer ako. Yan. Wala kang makikitang lawyer na napakalambot. Mm-hmm. No? Combative ako, meaning you, when you say the truth, you have to have a force to impress to the audience that this is the truth. Ang iba, gusto pa siyang ipadeklarang nuisance candidate sa COMELEC. Nuisance is what? Making mockery of the election process. I am a candidate of the Democratic Party of the Philippines. Mm-hmm. Pangalawa, I am a doctor and a lawyer. Mm-hmm. I am not putting the election process in a mockery. When in fact, ang mismong vaccination will expose you to infection. Kung nangyari ulit, nag-alert niya. Sakaling pala rin, tututukan raw niya ang pagharap sa pandemya. Di gaya ng Duterte administration, sa ilalim ni Montemayor, walang lockdown. Wala ring sapilitang pagpapabakuna. You will not encourage them. But personally, have you been vaccinated against COVID? You're not vaccinated. Oh yes. Why? Many doctors are not vaccinated because this is only experimental. Sa kabila ng paglilinaw ng World Health Organization na ligtas sa mga bakuna, pagpapatibay sa immune system sa pamamagitan ng vitamins at pagkain ng gulay ang balak isulong ni Montemayor. Ipinagmamalaki din ng nag-iisang doktor sa mga tumatakbo pagkapangulo ang track record niya sa public service. Tinitingnan ko yung health condition ng mga tao. Mm-hmm. I've been doing this for more than 30 years because of my medical missions. It's all over the Philippines. Ito raw, hindi panliligaw ng mga boto ang pinagtutuunan niya ng pansin sa kasagsagan ng kampanya. Kahit isang buwan na lang bago maghalalan. Hindi ko priority yung campaign. You know? I have been exposed to a lot of organizations. Of course, hindi kagaya ng popularity ni Manny Pacquiao, boxingero siya. No? At saka yung mga yung exposure ni BBM or Lenny. Hindi ganun exposure ko. Pero bihira naman ang tao na hindi nakakilala sa akin. Aminado si Montemayor na hindi siya kasing popular ng kanyang mga kalaban sa pagkapangulo. Pero umaasa siya na sa darating na halalan sa Mayo, kaya siyang kargahin ng mga taong anyay kanyang napaglingkuran nitong mga nakaraang taon. Mike Navalio, ABS-CBN News. Sa aming panayam, ibinahagi rin ni Dr. at Attorney Montemayor ang kanyang pananaw sa COVID-19 pandemic, sa umiiral na foreign policy sa bansa at sa kanyang kakaibang estilo ng pangangampanya. Abangan ang buong interview sa Harapan 2022 na mapapanood sa A to Z, ANC Teleradyo, news.abscbn.com at Kapamilya Channel. Matapos maayos ang gusot sa pagitan ni EJ Obiena at ng Philippine Track and Field Association o PATAFA, todo handa na ngayon ang Pinoy pole vaulter sa pagsabak sa nalalapit na SEA Games at World Outdoor Championships. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Nakahinga na ng maluwag ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena matapos maayos ang gusot sa pagitan nila ni Philippine Track and Field Association o PATAFA President Philip Wico. Dahil dito ay makakalaro na ulit si EJ para sa Pilipinas sa darating na SEA Games sa Mayo at World Outdoor Championship sa July. So Mr. Obiena, how are you? I'm good. Finally, you know. I think everybody deserved that peace, the country, me as well. You know, we deserve that peace and resolution. It's a mutual thing that we had issues and it escalated way too fast. And, you know, both parties got hurt. I respect Mr. Wico and I apologize to, you know, the hurt and the situation that I am inevitably part of. And mm-hmm. You know, I forgave and it's time to move forward, time to move on.
Ang detalye ng mediation ay napagkasundo ang mananatiling confidential. Sisikapin na lang ni EJ na muling mag-focus sa training sa ilalim ni Coach Vitaly Petrov sa Italy. Nais nilang matuloy sa pag-akyat sa World Pole Vault Ranking at wala na siyang mamiss na importanteng kompetisyon tulad ng Indoor World Championships na hindi siya nakasali dahil walang endorsement ng Patafa. Bukod sa SEA Games na gaganapin sa Vietnam kung saan defending gold medalist siya, kakayod na si Obiena para maabot ang 6 meters jump at makasungkit ng medalya sa World Outdoor Championship sa Amerika. Porsigido si EJ na hindi lang maging best record holder sa Asia, kundi maging number one sa mundo. You guys are just out of this world great. You know, I can't express how lucky I am to be a Filipino athlete. And, you know, I did what I did. Because I owe you guys. I really do owe the Philippines. I owe the country. That's how I see it. Samantala, binawi na ng Philippine Olympic Committee ang kanilang resolusyon na suspendihin ang Patafa at pagdeklara sa presidente nitong si Philip Wico bilang persona non grata. Sa pagkabasura ng resolusyon, balik na ang active status ni Wico at ng Patafa sa POC. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Tapos magpahayag ng suporta sa ilang senatorial bets, sinabi po ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala na siyang ibang i-endorso kundi ang anak na si Vice Presidential Candidate Sara Duterte. Ito ang sinabi ng Pangulo sa Batangas kung saan binisita niya ang mga lumikas kasunod ng pagputok ng Bulkang Taal. Nagpapatrol, Bianca Dava. Higit isang buwan bago ang halalan, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang i-endorsong kandidato kundi ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na tumatakbo sa pagka-vice-presidente. Ito ay kahit na una nang inendorso ng paksyon ng PDP laban na suportado ng Pangulo, si Bongbong Marcos Jr. Ako wala na, tapos na ako. I am not supporting any candidate except of course my daughter. Ako, boboto talaga ako sa anak ko. I am not endorsing anybody. Magpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pangulong Duterte sa kanya pong endorsement sa aking kandidatura. Kahapon, pinangunahan ni Duterte ang inspeksyon ng evacuation center sa mataas na kahoy, pati na ang pamimigay ng tulong sa mga lumikas sa Agoncillo, Batangas matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Taal. Sa kanyang talumpati, pinuna ng Pangulo ang umiiral na party list system sa bansa. Nais niyang maisaayos ito, pero kailangan pa ng pagbabago sa konstitusyon. The constitution is not really a perfect one. I would not say it is the worst constitution, but we have copied that from America, word for word halos. Ang problema, maraming dinagdag at kasi itong party list. Sad to say, wala akong away sa mga mayaman. Ang problema, hindi nakita, I don't know how bright or how sobra siguro pagka-bright nila, na hindi nila tinignan what will follow. So ang lumabas ho ngayon, ito na. Basi sino na lang, lahat ng mga mayaman, buong Pilipinas, lahat ng mga milyonaryo may party list. Agawan sila ng party list. Yung ibang walang party list, binibili nila. Hindi rin umano pabor si Duterte sa mga political dynasty, pero duda siyang magpapasa ang Kongreso ng enabling law para higpitan ito. Bukod kay Mayor Sara, tumatakbo rin ngayong halalan ang dalawa pang anak ni Duterte. Sina Sebastian Duterte bilang alkalde at Paulo Duterte bilang congressman ng Davao City. You know, ako ayaw ko man. In the sense na if you do another setup of structure, mabuti man talaga yung iba na naman, dapat iba na. Pero kung if we dwell on the present structure crafted in the Constitution, eh wala talagang, walang enabling law na lulusot dyan sa Congress.
Samantala, sa kanyang birthday rally sa Lubao, Pampanga kahapon, hiniling ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa mga kabalen ang landslide victory para sa Marcos Jr. Duterte Carpio tandem. Hindi kasama ni Duterte Carpio na dumalo sa birthday rally ng dating Pangulo ang running mate na si Marcos Jr. Hanggang ngayong araw, wala pa rin public engagement si Marcos Jr. Bianca Dava, ABS-CBN News. Umaasa pa rin si presidential candidate Isko Moreno Domagoso na i-endorso siya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kahit sinabi ng Pangulo na magiging neutral siya pagdating sa mga tumatakbo sa pagkapangulo. Pinaunahan kanina ni Domagoso ang pag-welcome kina Pangulong Duterte, Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian, at iba pang opisyal na dumalo sa pagpapasinaya ng Binondo Intramuros Bridge. Hindi nakapag-usap sa naturang event sina Domagoso at Duterte, pero kinumpirma po ni Domagoso na sinusubukan ng kanyang kampo na makipag-usap sa Pangulo para makuha ang suporta nito. Well, I'm hoping that as a voter, si Pangulong Duterte botante pa rin. Katulad ng mga kababayan nating Pilipino na anuman tigas ang bulalo, lalambot din. Mga resibo ng kanyang proyekto ang prinisinta ni Vice President Lenny Robredo sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Rizal. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Sinamahan ng pamilya Tanwatco ng Rizal ang kampanya ni Vice President Lenny Robredo, Senador Kiko Pangilinan at kanilang ticket sa isang mini rally sa Tanay Rizal. Sa kanyang talumpati, resibo ng mga programa ng Office of the Vice President sa probinsya ang inisa-isa ni VP Lenny na ipinangako niyang magpapatuloy sakaling maluklok sa pwesto. Yung mga livelihood programs, kalat po yun dito sa Rizal. Meron po tayo sa San Mateo, meron tayo sa Cainta, meron po tayo sa Antipolo, meron tayo sa Rodriguez, meron tayo sa Angono. Ito po, bakit natin ito ginagawa? Ginagawa po natin to dahil ang pinakasadya po ng ating opisina ang tulungan yung pinaka nangangailangan. Ayon kay VP Lenny, hindi lang sa mga programang angat buhay tumulong ang kanyang opisina, kundi sa panahon din ng mga sakuna at sa COVID-19 pandemic response. Hindi sinuwerte si VP Lenny noong halalan 2016 dito sa Rizal, na ngayon ay may 1.6 milyong botante. Pero swerte na rin maituturing itong mga supporters na nagpapakita ng mainit na suporta kahit pa basang-basa sila sa ulan. Ang ilan sa mga supporters sinabing makatutulong kung magsama-sama ang mga presidential candidate para labanan ang survey frontrunner na si dating Senador Bongbong Marcos Jr. Maganda rin yun kasi lalo na talaga naman ang karapat-dapat ay si VP Lenny. Actually po may online class pa nga po kami ngayon eh. Pero gusto po talaga namin pumunta kasi po gusto po talaga namin i-support si VP Lenny kasi siya po talaga yung president namin. Idiniin naman ni Senador Pangilinan na ipagpapatuloy nila ni VP Lenny ang kanilang tapat na pamamahala na walang bahid ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nanalo ako noong 2001, salamat. Nanalo ako noong 2007, maraming salamat Rizal. Nanalo rin ako noong 2016, maraming salamat sa inyo. Hindi tayo pumayag na masangkot sa anumang kasong katiwalian dahil ayaw ko kayong piguin. Pumirma rin sa isang covenant sina VP Lenny at Senador Kiko kasama ng mga miyembro ng isang bubungan, isang koalisyon ng mga indigenous peoples mula sa Rizal, Quezon at Laguna. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Nakatanggap na ng dalawang reklamo ang Commission on Elections kaugnay ng vote buying. Ayon kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, may reklamo ng vote buying sa Quezon City laban sa tumatakbo na kongresista na si 5th District o sa 5th District na si Rose Nono Lin na naimbestigahan sa Senado kaugnay ng Family Pharmaceuticals. Hinain ang reklamo ng koalisyon Novaleño kontra korupsyon. Hindi po naman dinetalye ni Garcia ang isa pang reklamo ng vote buying. Bumuo na ng isang interagency task force kontra bigay ang COMELEC na mag-iimbisiga at didinig sa mga kaso ng vote buying at vote selling.
Sa ibang balita naman, inirereklamo ng kinatawan ng mga overseas Filipino voters mula sa iba't ibang bansa ang umano'y pagkaantala sa mga paghahanda kaugnay sa isasagawang overseas absentee voting simula April 10. Ayon kay Sheila Bonifacio, Vice Chairman ng United Filipinos in Hong Kong, kabilang sa kanilang inirereklamo ang late na schedule ng konsulada sa pakikipagpulong sa mga community leader para pag-usapan ang isasagawang botohan sa gitna ng pandemya. Kumpara dati, ilang buwan bago pa ang simula ng overseas absentee voting ay nagpupulong na para rito. Nangangamba rin ang grupo sa mga aberya na posibleng mangyari simula ng botohan. Hinilingdi nila sa gobyerno na doblihin ang bilang ng polling precincts, lalo't tinataya na nasa 14,000 ang first-time voters. Tinatayang nasa 1.6 million ang overseas absentee voters ngayong halalan 2022. Dahil din dun sa delay at kawalan ng public information, bulag na bulag yung community sa ano nga ba, ano na nga ang mangyayari, no? At binabahan na rin kami ng inquiry ng aming mga members. Wala rin kaming maisagot dahil hindi nga nagpapatawag ang konsulado. Sa Bohol naman, nag-ikot sina presidential candidate Senador Ping Lacson at katandem na si Senate President Tito Soto. Tutol si Lacson sa pagpapatigil sa pamimigay ng ayuda sa mga driver at operators ng mga pampublikong sasakyan dahil sa halalan. Nagpapatrol, Willard Chen. Hindi man kapartido ang mga punong opisyal ng lalawigan, nakatanggap pa rin ng mainit na salubong sa Kapitolyo ng Bohol sina Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Hindi nababahala si Soto na inendoso na ng Pangulo si Mayor Sara Duterte na katunggali niya sa pagkabise. Be very frank about things. Whether endorsement o hindi ng kahit sinong local government official or national government official, it all boils down to the endorsement of the people. Ganun pa rin yun. Kasi mayroong mga based on baseline surveys na nakikita ko, merong endorsement na hindi maganda. Merong endorsement na fatal. Yung mga local leaders, may mga ini-endorse na ibang candidates, ano, ibang tandems. Pero pagdating sa ground, sa mga tao, iba yung na-experience namin because after all, isang boto lang naman yung governor, isang boto lang yung mayor. Ang talagang boto nang gagaling sa ground. Inendoso naman ni Mayor Joseph Raniola ng Bayan ng Hagna ang grupo ni Lacson. Mahigit 20 taong nakatuwang ni Lacson si Raniola bilang eksperto sa pagkilatis ng pambansang budget at nagbitiw kamakailan sa Partido Reforma kasama ang iba pa para suportahan ang pagtakbo ni Lacson. Kasunod ng paglipat ng pamunuan ng partido sa kampo ni Vice President Lenny Robredo. Si Senator Ping Lacson po ang tunay na magbigay po ng direksyon nito. Wala na po akong ibang presidente nakikita pa na merong kakayahan at merong experience sa ganung paraan. Mensahe ni na senatorial candidates Dr. Minggita Padilla at Manny Piñol. Piliing mabuti ang mga susunod na leader ng bansa. Pumili kayo ng mga leader na tapat, matapang, may puso, may alam. Ay seryoso si Ping Lacson. Dele pod me musayaw og paru-paruji. Dele pod me mukanta. Kay seryoso ang atong problema karon. Korupsyon, kakulangan og focus sa atong agriculture and fisheries, puro importasyon, kakulangan sa serbisyo. Kinuestyon ni Lacson ang pasya ng LTFRB na itigil ng pamimigay ng fuel subsidy sa mga driver at operator ng public utility vehicles dahil bawal umano ang disbursement sa panahon ng halalan. Giit ni Lacson, hindi ito sakop ng election ban. Kung ayuda, kung social services ang ating titingnan, bakit ay pasasakop sa election ban? Ano, gugutumin natin yung mga kababayan natin dahil ngayong election ban? Mali yata yun. Kung ako isang mayor o isang governor o isang executive official, maski makasuhan ako dahil nag-violate kuno ng election ban, ibibigay ko yung parang ayuda para hindi magutom yung ating mga kababayan.
sa isang courtesy call. Binisita rin ni Lacson, Soto, Padilla at Pinyol si Tagbilaran Bishop Alberto C. Uy bago tumungo sa Hagna para sa isang rally. Willard Cheng, ABS-CBN News, Bohol. Milyon-milyong doses ng COVID vaccines na binili ng gobyerno ang itinuturing na wastage o nasayang. Meron ding 27 million doses ng bakuna na mag-e-expire sa Hulyo. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Nasayang o itinuturing na wastage ang nasa 2% ng milyon-milyong bakuna kontra COVID na binili ng gobyerno. Ayon sa National Task Force Against COVID-19 at Department of Health, ilan sa mga dahilan ng supply chain inefficiencies, kaya may COVID vaccines na hindi napanatili ang tamang storage temperature o nasira sa mga insidente ng sunog at bagyo. Pero giit nila, maliit lang ito kumpara sa 10%ng indicative wastage rate ng World Health Organization. Sa higit 244 million COVID vaccine doses na dumating sa Pilipinas, nasa 143 million doses pa lang ang nagagamit. Ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, nasa 27 million doses sa natitira pang mga bakuna ang nakatakdang mag-expire sa Hulyo. Paalala ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, taong bayan ang nagbabayad sa mga inutang ng gobyerno pambili ng COVID vaccines, kaya hindi aniya katanggap-tanggap kung masasayang ang mga ito. Sabi pa ni Drilon, sa 500 piso kada dose na lang, tinatayang 13.5 billion pesos ang posibleng masayang kung ma-expire ang 27 million COVID vaccine doses sa Hulyo. Nilinaw naman ng NTF at DOH na karamihan sa malapit nang ma-expire na mga bakuna ay donasyon mula sa ibang bansa o binili ng mga LGU at pribadong sektor. Paliwanag nila noong kasagsagan ng pandemya, walang makagarantiya kung gaano karami at kabilis maide-deliver ng manufacturers ang COVID vaccines. Kaya nagdesisyon ng gobyernong tiyaking magkakaroon ng sapat na supply ang bansa. Nakikipag-ugnayan ang DOH at NTF sa manufacturers para palawigin ang shelf life ng COVID vaccines nila base sa pinakabagong datos at mga pag-aaral. Pinag-uusapan na rin ang ilang hakbang para pabilisin ang rollout ng primary COVID vaccine series at booster sa bansa. Kasama rito ang paglalagay ng taning sa visa ng vaccination cards. Natin yung kanilang solid recommendation. 270 days sa Singapore. Okay? So after 270 days, paso na yung card mo. So dagayahin ba natin yun? Malamang. Baka maganda yung wisdom behind putting a time limit to the effectivity of the vaccine card. Samantala, isinasapinal na ang plano ng Pilipinas na mag-donate ng COVID vaccines sa Myanmar at Papua New Guinea. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Tumaas sa 4% nitong Marso ang inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, mas mataas ito sa naitala noong Enero at Pebrero na 3%. Isa sa mga dahilan ng pag-angat ng inflation ay ang sunod-sunod na oil price hike na nagresulta sa paggalaw ng presyo ng iba pang bilihin. Inaasahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas at National Economic and Development Authority na patuloy na mararamdaman ang bigat ng presyo ng mga pauunahing produkto dulot ng hidwaan ng Russia at Ukraine. May dinayong simbahan si Boy at Siso na hitik sa ganda at kasaysayan. At ibig mga kapamilya, alam nyo ba na ang San Agustin Church sa Intramuros ang pinakamatandang simbahan na gawa sa bato? At sa loob nito ay sari-saring mga obra na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Higit 4,000 taon na ang San Agustin Church, nananatiling en grande at matatag. Nalampasan na rin ito ang maraming kalamidad at gera. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa maraming parte ng mundo ang may magagandang simbahan. Ngunit dito sa San Agustin Church ay hindi lang magandang simbahan, ngunit mayroon pang nakamamanghang museo. Tampok dito ang mga retablo at sinaunang gamit pang misa. Mga ibahin na gawa sa ivory, mga naglalaki ang paintings, mga na-discovering medicinal plants, at sa gitna, isang tahimik na hardin.
Dito rin makikita ang pinakamatandang mural sa bansa mula sa panahon ng mga Kastila. Mga simbolo sa Sagrada Familia o sila Jesus, Jose at Maria. Tinatawag namang refectory ang kwarto na ito. That's the sample of the table that they use. Normally, they would eat there, doon sila kumakain. Tapos pag kumakain sila, kailangan may nagbabasa ng prayers doon sa taas, doon sa pulpit. Alam niyo ba na sa museo rin makikita ang pinakamagandang view ng simbahan? Ito ang choir loft. Lahat na gamit dito ay mula pa sa 17th hanggang 18th century. Gaya ng sileria o choir stalls na may tinatawag na misericordia. So ito yung mga upuan kung saan umuupo ang mga fraile during prayers. Then may mga part ng prayer na we have to stand up. And then with the help of the misericordia to sustain our strength balance. So ginagano namin. Meron ding napakalaking lectern o patungan ng choir books na tinatawag na fasistol. Ang pipe organ, gawa pa noong 18th century. Ginagamit lang ito pag may mga special occasion. Iba ang feeling mo sa celebration na ang pipe organ ay ano, ang tumugtog. Nakakamangha rin ang kisame na tila nakaukit ang disenyo pero ipinintura ito gamit ang teknik na kung tawagin ay trompe-l'oeil na ibig sabihin ay fool the eye. Ngayong panahon ng Kwaresma, magandang bisitahin ang San Agustin Museum. Bukas ito araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Ito sa Boy at Caesar, nagtatanong kung alam nyo ba? Dahil ngayon, alam nyo na! Sa isang pambihirang pagkakataon, nagkasundo ang ABS-CBN at GMA para maipalabas ang mga pelikula ng Star Cinema sa Kapuso Network. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Makasaysayan ang bagong nabuong partnership sa pagitan ng ABS-CBN Star Cinema at GMA7 para maipalabas ang pinakamalalaking pelikula ng Star Cinema sa Kapuso Network. Kung mahal mo ako, bakit hindi ako ang piliin mo, Joy? Kung mahal mo ako, bakit pinapapili mo ako? Ngayong Martes ng umaga, nag-virtual signing ang pamunuan ng ABS-CBN sa pangungunan ni Carlo Katigba, Mark Lopez, Cory Vidanes at Ricardo Tan Jr. at pamunuan ng GMA Network na sina Gilberto Duavit Jr., Philip Yalong, Annette Gozon Valdez at Joey Abacan. Dumalo rin si Star Cinema Managing Director Olivia Lamasan at iba pang kapamilya executives. There you have it, mga kapuso at kapamilya. It's official. Star Cinema movies will soon air on GMA's local channels. Now, because of the kindness of our friends at GMA, we have the special opportunity to bring our kapamilya stories to a new audience. We hope the kapusos find joy and inspiration in viewing our Star Cinema movies. And we also look forward to a new era of friendship and cooperation within our small industry. Maraming salamat, Chairman Gozon, Jimmy, Annette, Philip, Joey, Joel, and all our other friends at GMA who have made this partnership happen. Tinukoy ng GMA 7 ang halaga ng kasunduan na dating itinuring na imposibleng bagay sa industriya ng telebisyon. We're very pleased because the significance of our partnership today ushers in possibility of a far broader set of conversations, potential partnerships and cooperation that will have the benefit not only mutually to GMA and ABS-CBN, but as importantly, if not perhaps more importantly, to the benefit of the public we both serve, the Filipino viewer. Looking forward, since we have, as they say, broken the ice, there is great optimism that these conversations will continue or start and continue. And we look forward to the possibility of this type of an opportunity again moving forward. Maraming salamat sa inyong lahat. It is a very significant day, I think, for both of us and for the Filipino viewer, maging kapuso o kapamilya man. Bagong kabanata ito para sa Star Cinema na itinatag noong 1993. Hawak ng Star Cinema ang isa sa pinakamayayamang movie library sa bansa
tampok ang mga obrang nagpasaya at nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino. Close the door. Eh, di ba? Sabi ko, close the door when you leave. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Wow, talaga naman. It's a new era. Oh, di ba? Oh, congratulations sa ating dalawa. Sa Star Cinema and GMA. Yes. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Bernadette Sembrano. Nandito po kami para sa inyo, saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Magadias. Maraming salamat at magandang gabi.